Guys, for today's video, there's a quick and easy way for you to fund in sa inyong TrueMoney electronic wallet. So, di ba kung aware kayo, usually nagpa-fund in tayo sa BDO, yan, sa Union Bank, and through, ano siya, bills payment sa BDO, and over-the-counter sa BDO. Para makapag real-time funding ka, usually, over-the-counter pipiliin mo sa BDO. So, it would just take you around 30 minutes, or minsan mas mabilis pa. So, ito na nga. Coming from BPI, this is what they call BPI QuickPay. Tara, pag-usapan na natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're newer in my channel, I do reviews about entrepreneurship such as buy it center, bills payment, remittance center, and other small businesses such as sari-sari store, e-loading, computer shop, online selling, and other good financial practices na meron na akong experience at ginawan ko na yon ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yeah, this service is coming from BPI and luckily nakasama si TrueMoney sa magbe-benefit dito sa real-time funding gamit ang BPI QuickPay. So, pag-usapan natin ngayon kung paano ba gamitin ang BPI QuickPay. Tara, simulan natin yan. Okay, so before we start guys, syempre, para makapag-fund in kayo sa inyong TrueMoney electronic wallet, kailangan syempre na ang bangko nyo ay BPI. So, kung gusto nyo mag-open ng bank account kay BPI, punta lang kayo sa any branch. Di ko alam kung meron na rin online, but ako kasi sa branch ako nag-open and meron lang maintaining na average daily balance na 3,000 pesos para hindi mabawasan or magkaroon ng service charge. Once na meron na kayo nun, pwede nyo rin sabihin dun sa branch na gusto nyo ng online banking ng BPI. And then, i-assist na lang kayo. So, once meron na kayong online bank account with BPI, di pwede na kayong mag-start na mag-fund in papunta sa inyong electronic wallet. So, ito na nga. Paano ba mag-fund in gamit ang BPI QuickPay? So, step 1 is yan. Open your BPI mobile app. Swipe up, piliin ang BPI QuickPay. Or kung gamit nyo naman ang computer nyo, edi punta na lang kayo dito sa website na yan. Yan. BPIQuickPay.com. So, make sure na tama yung pinupuntahan nyo para hindi kayo ma-fish. Step 2 is to search for TrueMoney. So, dun sa search bar, i-type nyo lang is TrueMoney. Yan. And then, scroll down and makikita nyo na yung TrueMoney as the biller. Okay. Step 3, you just need to type yung fund-in code, amount, and email address. Ayan, kita naman dyan. Ayan. Agent fund-in code. So, dyan yung ilalagay. Makikita yung agent fund-in code sa inyong TrueMoney Nego app. So, i-browse nyo dun sa lower side under account and then makita nyo yung under my account, makita nyo yung ID number and then yung pangalan nyo or pangalan ng TrueMoney agent. Tapos click nyo lang yon, makikita nyo na nandun yung agent fund-in code. Ayan. Under siya ng agent ID. So, pag meron na kayo nun, yun yung i-enter yung details dito sa screen na to sa BPI. Ayan, agent fund-in code. And then yung amount na gusto nyong i-transfer papuntang electronic wallet and your email address. Ayan. Just a note na ang daily funding limit lang ni BPI is up to 50,000 pesos only. Step 4 is mapaprompt kayo to log into your BPI Express online account, which is yan. I-enter nyo lang username and yung inyong password. And then magsisend ito ng one-time PIN o OTP and you just need to enter the OTP and then click submit. And once submit, ayan, payment success, ganyan ang lalabas sa screen nyo, TrueMoney, transaction ID, agent funding code, BPI convenience fee, and amount. So as of now, free pa ang fund-in gamit ang inyong BPI QuickPay. And once na makita mo na itong payment success na page, check nyo na lang kaagad ang inyong TrueMoney electronic wallet kung na-transfer na doon yung inyong fund-in. Additional note lang guys, since free ang BPI QuickPay ang pag-fund-in, medyo convenient yan para sa atin, pero hindi pa rin nawawala ang service charge if less than 10,000 ang ipa-fund-in mo kay TrueMoney. So, there is a 30 peso service charge
pag less than 10,000 ang pinanin mo kay TrueMoney. And kapag 10,000 and above naman, so wala yung service charge. So kung ako sa inyo, syempre mas malaki ang ipa-fan-in ko since gagamitin natin sa bills payment, sa Gcash cash in cash out, sa PAYMAYA cash in cash out, sa coins.ph cash in cash out, 'di ba? So marami tayong mapagagamitan niyang ating TrueMoney. So basically yan ang way kung paano tayo mag-fan-in using the BPI QuickPay. So kung hindi ka pa TrueMoney agent at gusto mo magkaroon ng bills payment, Gcash cash in cash out, Maya cash in cash out, coins cash in cash out, and remittance such as Gcash Padala, LBC, Cebuana, ano pa ba? International remittance such as Transfast, iRemit. Yan, kung gusto mo magkaroon ng ganyan at idagdag sa inyong existing business, punta na kayo sa link sa description box. Meron akong link dyan. Mag-sign up kayo dyan para mabilis kayong ma-process ng ating mga partner TrueMoney agent. Yun lang guys. Thank you again. So sana nakatulong itong video na to sa inyo. And if so, please like this video, leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto. And you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!